sa headlines ng NBC Network News. Sa report ni Nicole Lopez, pamunuan ng NLEX, umapila sa Valenzuela LGU ng unawa na nawagan sa DOTR na tulungan sila. Sa balita ni Lizelle Onse, business permit ng NLEX, kakanselahin ng Valenzuela LGU pag hindi naayos ang problema sa RFID pagsapit ng 5:01 p.m. Sa report ni Let Narciso, Supreme Court Associate Justice Marvick Leonin sinampahan ng impeachment case. Report mula kay Sherwin Alfaro, AirAsia PH naghatid ng relief goods at Noche Buena sa Catanduanes. Actress Arce Muñoz tumulong sa relief mission. Balita ni Jana Abejero, Moscow, puntiriyang mabakunahan ang 7 milyong Ruso sa gitna ng pagtaas ng COVID-19 cases sa Russia. Sa report ni Boy Gonzales, no contact apprehension sa paglabag sa batas trapiko, aarangkada sa Maynila ngayong Lunes. Sa balita ni Mabel Arrive, Department of Agriculture, kinalampag na ipasuring mabuti ang dumarating na agri-imports. Sa trending report ni Pichi Gonzales, pare, nagsagawa ng mobile kumpisalan sakay ng tricycle sa Batanes. Sa showbiz report ni Rocky, Glyza De Castro nag-i-enjoy sa buhay probinsya dahil sa lockdown. Natalie Hart, natutong magtipid dahil sa pandemic. Alden Richards, nangakong hindi ipapasok sa ulo ang kasikatan. Mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC Manila Broadcasting Company, Station DZRH Radio Nationwide, DZRH News Television Nationwide, DZRH News FM, yes, the best network, Love Radio Network, Easy Rock Network, Action Radio at Radyo Natin Network, halos 300 media station sa bansa, libu-libong correspondents ang nakabantay sa mga nangyayari. Kaya saan mang sulok sa bansa nangyari ang balita. Naka-report agad. Naka-post agad. Naka-broadcast agad. MBC Network News. Ang mga naglilingkod sa balita sa buong bansa. Kasama sina Dennis Antenor Jr. at Attorney Cheryl Adami Molina. Ang pinakamalawak na newscast. MBC Network News. Sa mga magulang dyan na nanonood at nakikinig, nakakita na ba kayo yung, at nabasa nyo na buho yung isang post tungkol sa umano'y pagkansela ng Department of Education sa Christmas break ng mga estudyante? Makikita nyo po sa screen sa mga nakatutok sa DZRH News Television yung mismong post. Pakita natin, guys. Yan pong post na yan na tungkol sa pagkansela ng DepEd sa Christmas break ay isang fake news. Ayon po kay DepEd USEC Nepo Malaluan, wala silang inilalabas na anumang pagbabago sa schedule ng Christmas break ng mga estudyante kahit blended learning pa ngayon. Magsisimula pa rin po ang, andyan na ba yung ano? O yan, yan mismo, yung pinaka-post oh, na kinakancel daw ng ano, DepEd yung Christmas break. Eh, hindi ho totoo yan. Fake news yan. Magsisimula pa rin ang Christmas break, sabi ng DepEd, December 19 at magre-resume ang klase sa January 4, 2021. Magandang araw, Pilipinas. Alamin na ang mga bagong nangyari at kasalukuyang nangyayari sa bansa at sa buong mundo. Mga eksklusibong balitang nakalap ng buong puwersa ng DZRH at lahat ng MBC station sa buong bansa. Aming ibibigay sa kabuuan ng balitaan. Balitang unang-una, balitang dapat malaman mo na sa MBC Network News Top Story. Top Story. Pang-unawa o understanding ang hinihingi ng pamunuan ng North Luzon Expressway kay Mayor Rex Gatchalian at sa kanyang nasasakupan dahil sa matinding traffic sa NLEX dahil sa mga abirya ng ano pa, RFID system. Buong detalye alamin natin sa report ni Nicole Lopez. Sinisikap ng North Luzon Expressway na solusyonan ang matinding traffic sa Valenzuela City na resulta ng palpak nilang RFID system. Kaya hiling ni Metro Pacific Tollways spokesperson Attorney Romulo Kimbo Jr. kay Mayor Rex Gatchalian at sa mga residente ng lungsod na unawain ang sitwasyon.
Aminado naman si Kimbo na nagkaroon talaga ng problema sa NLEX, lalo na nang magsimula ng gawing cashless ang transaksyon sa mga tollway mula noong December 1. Totoo po, meron po tayong challenges at doon naman po inaamin po natin sa kay Mayor na talaga may challenges tayo at yung impact po nito. Tama po siya, nung ito naman po ay dumating na tayo sa 100%, talagang pinapatupad po natin to the best we can. Makikita po natin na talaga namang may problems on the ground. At dito naman sa aspeto nito, humingi kami ng konti pag-unawa sa mga constituents po ni Mayor Gatchalian, lalo na sa Valenzuela. Opo. Marami pong, totoo pong marami pong exit at toll gate na kinasasakupan po ng ano, ng NLEX na either lumalabas o pumapasok sa Valenzuela. Ganun po ka importante yung aming system dyan sa NLEX. Mm-hmm. At kinikilala po namin na talaga nahirapan po yung mga kababayan natin at mga motorista na gumagamit ng Valenzuela interchanges doon po sa Karuhatan, doon po sa may Mindanao Avenue. Ito po ay kinikilala naman po natin at humihingi tayo ng konting pag-unawa mula doon sa mga kababayan natin sa lugar na yon. Sa naunang interview ng DZRH kay NLEX spokesperson Robin Ignacio noong Sabado, hindi raw kasalanan ng kanilang RFID system kung bakit nagtatrapik sa NLEX, kundi dahil sa kulang na load ng RFID stickers ng mga motorista. Ang sa amin siguro po, unang-una, paumanhin po kina Mayor at saka yung kina Mayor Rex. At yun po mga sinabi ko kanina, meron nakaka-experience po ng ganun na hindi po talaga sila nababasa ng aming system kahit may load. Okay. Pero po sinasabi ko po, hindi po yun yung talagang cause ng pag-congest sa ating plaza. Pero para kay Kimbo, ang pagsasara ng U-turn slots sa EDSA at kawalan ng truck ban ang dahilan kaya tumitindi ang traffic sa NLEX. Alam niyo na pa po, December na. So, pangalawa, sa Metro Manila, syempre, yung mga U-turn slot po sa EDSA ay unti-unti pong sinasara. So, may konti tayong pagsisikip at yung truck ban din naman, hindi pa po naibabalik. So, talagang may congestion po tayo at yung NLEX hindi naman po naiiba in terms of traffic volume. Doon po sa mga toll gate natin, sa ngayong oras na ito ay maayos pa naman. Nagkaroon tayo ng malaking pagsisikip ng trapiko mula nung December 1, nung nagpatupad tayo ng RFID 100%. Kasi po, sinundad lang naman po natin yung mandato ng Department of Transportation. Aminado naman si Kimbo na nakatatanggap sila ng maraming reklamo mula sa mga motoristang dumadaan sa NLEX dahil sa technical problems. Nang ikumpara sa sistema ng South Luzon Expressway, sinabi ni Kimbo na nauna naman daw ang SLEX na maglagay ng RFID system, kaya't smooth ang takbo ng mga sasakyan sa lugar. Pero sabi ng opisyal ng Metro Pacific Tollways, bukas naman sila sa mga suwestyon para mag-improve ang kanilang serbisyo sa publiko. Yun naman po pag-compare sa tollways doon sa SMC. Sa isang paraan naman, tama rin yung comparison. Nauna din naman po sila mag-install ng tinatawag na RFID system-wide. No? So medyo may kasanayan na rin sila. At yun naman kasanayan, hindi naman pinagkakaila sa atin yon at napapaabot din naman sa atin. Ito naman mga technical people natin ay nagpapalitan din ng kuro-kuro. So yung pong mga advantages o yung mga good points po nung best practice, kumbaga, unti-unti din naman natin isinasagawa dito sa North, no? So sa ganyan naman, open naman tayo para paano pa improvein po yung aming pagpapatakbo. At yan ang MBC Network News. Nicole Lopez nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! NLEX, pinag-uusapan natin si Bang Mayor, nakakasakop dito sa Cavitex. Baka parang walang nakikita at nararamdaman. Meron na lang! Meron na lang hanggang mamayang alas 5 ng hapon ang NLEX para tumugon kay Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian. Kung hindi maglalatag, lagot kayo ng solusyon sa umunoy palpak na RFID system. Tatanggalan sila ng business permit para hindi na makapaningil ng toll sa mga motorista. Narito ang report ni Lizel Onse.
tuluyan nang kakanselahin ng Valenzuela City Government ang business permit ng NLEX kung wala pang inilatag na solusyon sa umunoy palpak na RFID system ngayong araw. Sa programang Damdaming Bayan ni Deo Macalma, sinabi ni Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian na kung hindi tutupad ang NLEX hanggang mamayang alas 5 ng hapon, itataas nila ang mga barrier sa 6 na tollway para hindi makapaningil sa mga motorista. Ang deadline nila is 5:01 p.m. para tumugon sa hamon namin na ayusin ang kanilang sistema. Pag hindi, then we will have to withdraw our business permit. Mm-hmm. So ang aming magiging hakbang at 5:01 p.m. kasi yun yung ni-receive nila nung Friday, 5:01, so tapos na yung 72 hours mamayang hapon. Wow. Pupunta kami sa kanilang 6 na toll plaza sa Valenzuela City. Mm-hmm. Isa-serve namin ang kanilang suspension order. Wow. At hihingiin namin na itaas nila ang mga barrier. Mm-hmm. Remember, may police power din ang alkalde. Opo. So pwede naming i-insist yan for the general welfare of the public ng Valenzuela. Paliwanag ni Gatchalian, karapatan nilang mag-demand ng aksyon sa NLEX na may pribilehiyong ayusin ang serbisyo dahil sa bilyon-bilyong nasisingil na toll fee. Ayon kay Gatchalian, labag sa batas ang perwisyong tsatsa sa NLEX dahil sa hindi gumaganang sensor o RFID stickers. Pero bottom line, ano mga nilabag nila? Mm-hmm. Public safety. Imagine mo, nagkakagirian na yung mga driver doon sa toll plaza, kulang nila magbabaan at magkaaway-away. Tama po. Pangalawa, kinuha mo ang pera ng taong bayan pero walang maayos na serbisyo. Mm-hmm. Kahit saan kang angulo tumingin, violation yun ng consumer rights natin. Mm-hmm. And pangatlo, yung public, yung general welfare. Imagine mo, dapat ma-convenient ang highway. Hindi naman yan dapat ganito na sanhipa ng traffic. Para sa MBC Network News, Lizelle Onse, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Tuloy ang mga balita sa MBC Network News. Samantala, nagsampa ng impeachment complaint ang isang abogado laban kay Supreme Court Associate Justice Marvick Leonen. Bakit? Alamin natin sa report ni Lep Narciso. Ipinagharap ngayon ang reklamong impeachment sa Kamara si Supreme Court Associate Justice Marvick Leonen, isang Edward Cordevilla ng Filipino League of Advocates for Good Government of LAG ang tumayong complainant. Kasama ni Cordevilla ang kanyang abogadong si Attorney Larry Gadon nang magtungo sa tanggapan ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza kanina. Base sa 40 pahin ng reklamo, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust ang grounds ng impeachment laban kay Justice Leonen. Hindi umano nag-file ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ang mahistrado at delayed ang pagresolba nito ng mga kaso na kanyang hinahawakan. Inindorso ang reklamo ni Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba. Sa ilalim ng impeachment rules, kailangang mayroong kongresista na mag-endorso ng impeachment complaint bago ito madala sa Committee on Rules ng Kamara para maisalang sa unang pagbasa at i-refer sa Committee on Justice. Sa Committee on Justice, diringgin ang impeachment complaint kung saan maghaharap ng testigo at ebidensya ang complainant at respondent. Kapag napatunayang guilty sa komite, iaakyat ito sa plenaryo para aprubahan, saka naman dadating sa Senado na tatayong impeachment court. Sa ilalim ng konstitusyon, gaya ng presidente, ang mga mahistrado ng Korte Suprema ay maaari lamang maalis sa pwesto kung magbibitiw at magre-retiro o sa pamagitan ng impeachment. Matatandaan si Attorney Gadon din ang naghain ng impeachment complaint noon laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno na napatalsik naman dahil sa co-warranto petition. Para sa MBC Network News, Let Narciso nag-uulat para sa DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Samantala, naghatid ng relief goods at pang Noche Buena sa katanduhan ng Air Asia Philippines para pa rin sa mga sinalantaan ng sunod-sunod na probinsya ng bagyo. Ha? Narito ang report ni Sherwin Alfaro. Hindi nakalimutan ang AirAsia na maghatid ng maagang Pamasko sa mga taga-Katanduanes. Naghatid ngayon ang aabot sa 10 toneladang pagkain kasama na ang Noche Buena package, ang AirAsia All-Stars sa pakikipagtulungan ng Philippine Air Force at ng NGO na Bayanihan Pilipinas at New Life Foundation para sa patuloy na pangangailangang pagkain sa mga nasalanta ng Superbagyong Rolly at Ulysses noong nakaraang buwan.
Ayon kay AirAsia spokesperson Steve Dailisan, sa kahit namumunting parol at handang Noche Buena ay mapangiti ng AirAsia ang mga taga-Catanduanes ngayong Kapaskuhan. Sa ngayon ano, ay meron tayong isang evacuation site na doon mismo sa Bira ano, na ating pupuntahan. Mga nasa hanggang 20 hanggang 30 minuto yung layo nito mula sa Birac Airport. So doon yung hahatiran natin. Napakarami rin, kagaya na banggit mo, nasa hanggang 10 tonelada ito ng mga relief items. At liban doon, meron din tayong mga kahit papaano inihanda na para magamit nila sa Noche Buena rin, ano, Sherwin. So hopefully ay makapaghatid tayo ng kaunting tulong at konting kabawasan doon sa bigat na nararamdaman ng mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Ayon naman kay AirAsia Chief Finance Officer Ray Berha, malaking tulong pa bukod sa pagkain ang kailangan ng mga taga-Catanduanes, lalo na ang masisilungan ng bahay dahil sa karamihan ng kanilang mga nakitang biktima ng bagyo ay wala pa rin maayos na tirahan. Sa panayam ng DZRH, sinabi naman ni Catanduanes Governor Joseph Cua, bagamat unti-unting umuusad ang buhay ng mga biktima ng bagyo, malaking tulong pa rin sa construction materials ang kakailanganin ng karamihan. Yes sir, Merry Christmas po. Ito pong aming dala, Sir Deo, ay handog tulong po at handog Pasko po ng aming ng AirAsia po. In partnership po sa aming mga partnership po, yung DLSU, Philippine Air Force, New Life Foundation, and also of course Bayanihan, who have actually helped us to bring these goods here. Hirap po ngayon ang ating mga kababayan dito. Subay ko po ang aming pong puso upang makatulong po at inspire them to get back on their feet again and hopefully bring smiles in their existing conditions. No? Hope alive, no? In action. At ito nga po ay aming pong ginawa dito. Kahit po, hirap po ang aming pong lipad dahil nga po, ginawa po namin itong air stairs, Sir Deo. Actually po, ang Catanduanes po ay hindi po parte ng aming pong ruta, so balit ang aming pong gusto ay makatulong po sa aming mga kababayan with all our bayanihan po in at work, we're able to mount this flight, no, despite the challenges, no. Sa ngayon, halos nasa 40% ng power at communication lines ang naibalik na sa serbisyo sa lalawigan. Umaasa pa rin si Governor Cua na mismong sa araw ng Pasko ay magiging banaag na sa kabuuan ng islang lalawigan ang liwanag ng ilaw mula sa 100% ng serbisyo ng mga power company sa lalawigan. Samantala, kasama sa kanyang kauna-unang misyon sa relief distribution, ang aktres na si R.C. Muñoz na 8 buwang sumailalim sa training bilang reservist ng Philippine Air Force sa Barangay San Isidro at Barangay Santo Domingo sa bahay ng Virac Catanduanes. Para sa MBC Network News, RH6, Sherwin Balana Bata Alfaro, DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! 7 milyong Ruso ang target na mabakunahan ng Russian government dahil sa pagsirit ng COVID-19 cases. Ayon sa alkalde ng Moscow, nagsimula na ang malawakang pagbabakuna. Ang detalye babalita sa atin ni Jana Abejero. Target ng Moscow na mabakunahan ang 7 milyon nilang mamamayan dahil sa panibagong pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Russia. Sa panayam sa State TV Russia 1, inihayag ni Mayor Sergei Sobyanin na nagsimula na ang Moscow na mamahagi ng Sputnik 5 COVID-19 shot sa may 70 klinika noong Sabado para sa mga grupo na itinuturing na pinaka-exposed sa virus. Tandaan niya ito ng pag-arangkada ng pinakamalawak na pagbabakuna ng Russia kontra sa sakit. Base sa report, halos 30,000 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa loob lamang ng isang araw, dahilan para sumampa sa 2,460,770 ang kabuang bilang ng infections magmula nang pumutok ang pandemya. Sa bilang na ito, umabot na sa mahigit 43,000 katao ang namatay. Pang-apat ang Russia sa mga bansa sa buong mundo na may pinakamaraming kaso ng COVID-19. Para sa MBC Network News, ako si RH15, Jana Abejero. Nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Nag-umpisa na ngayong araw ang implementasyon ng no-contact apprehension sa mga motorista sa Maynila na lumalabag po sa batas trapiko. Narito ang report ni Boy Gonzalez. Formal nang sinimula ng 24/7 na no-contact apprehension na program o NCAP sa lungsod ng Maynila. Pinangunahan ni Mayor Isko Moreno
Vice Mayor Hanil Lacuna at Manila Traffic and Parking Bureau Director Dennis Biahe ang aktibidad sa Corino Avenue, Corner Top Avenue sa Maynila. Ayon kay Mayor Isko, bilang na ang araw ng mga pasaway na motorista, matakot na rin daw ang mga walang disiplina sa kalsada dahil hindi na sila makakalusot rito. Isa rin hakbangan niya ang no contact apprehension upang mapuksa ang mga korupsyon, lalo na ang mga nangungutang na enforcer at pagkatalo sa pagitan ng mga enforcer at motorista. Iwas COVID-19 na rin anya ang hakbang dahil hindi na magkakaroon ng contact sa pagitan ng traffic enforcer at mga motorista. Sa NCAP ay gagamit ng aabot sa 36 na high definition o HD cameras na nakakabit sa iba't ibang lugar sa lungsod para ma-monitor ang mga motorista. Ang mga traffic violator naman na babaliwala sa notices hindi magbabayad ng multa ay posibleng maharap daw sa hindi pagre-renew ng kanilang lisensya at ka-registration at iba pa mga kaparusahan. Sinabi pa ni Mayor Isko na nauna nang nagsagawa ng initial test para sa no contact apprehension noong mga nakalipas na linggo at ang camera ay nakasapol nang hindi bababa sa 700 violator sa loob lamang ng 24 oras kaya hindi na nakakapagtaka na nagkakaroon ng mapagbigat sa trapiko. Pero ayaw umano ng Manila LGU na maging bilyonaryo nang dahil lamang sa dami ng mga lumalabag sa traffic rules. Sa lungsod at sa halip, mas nais nila na maging disiplinado na ang mga motorista. Para sa MBC Network News, by Gonzales nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Pinatitiyak ng grupong SINAG sa Department of Agriculture na ligtas at dekalidad ang mga inaangkat na agri-products ng bansa. Ang detalye alamin natin sa report ni Mabel Arive. Pag ng grupong SINAG ang Department of Agriculture na ipasuring mabuti ang mga pumapasok na agricultural products sa bansa. Ayon kay SINAG President Rosen Duso, problema ngayon ang kawalan ng first borderline ng bansa para masuri ang mga produktong agrikultura na inaangkat ng bansa gaya ng palay, gulay, baboy at manok. Giit ni So, sumulat na sila sa DA at Malacanang ukol sa naturang isyu para matiyak ang kalidad at seguridad ng mga produktong pumapasok sa bansa. Pero halos isang buwan na umano ay wala pa silang sagot. Yun ang problema natin, Kaangelo. Wala tayong pagsuri no dun sa mga produkto na pumapasok. Up to now, yung first border wala pa rin. Hindi lang yung bigas, no, pati yung dumadating na karne or chicken or mga vegetable, wala tayong pagsuri. Umapila rin si So na magpakita ang DA ng resulta ng testing na ligtas sa mga pumapasok na agri-products sa bansa simula Enero, pero wala rin umanong maipakita sa kanila. Target ni So na muling sumulat sa Malacanang para maaksyonan ang kanilang tirit. Bakit hindi nila ginagawa yung first border inspection? Ang sabi nila, may ano daw sila, may testing sila. So, hinihingi natin yung testing. Resulta ng testing. January to November, kung talagang may test sila doon sa mga produkto na pumapasok. Up to now, almost 3 weeks na, almost 1 month na, wala pa silang sagot. Napagalamang patuloy ang pag-angkat ngayon ng bansa ng agri-products bilang pansuporta sa kakulangan ng supply, epekto ng mga nagdaang magkakasunod na bagyo. Para sa MBC Network News, Mabel Arive nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga balitang nangyari saan mang panig ng bansa, mababalitaan sa MBC Network News. Balita mula sa Cordillera Region, 3 drug suspects arestado sa isang checkpoint sa Baguio City matapos magtangkang magpuslit ng 7 kilo ng marijuana. Yan at iba pang mga balita sa probinsya sa report ni Pichi Gonzales.
Narito na ang may init na balita sa probinsya. Balita mula DYSM Aksyon Radyo Northern Samar. Truck ng Special Action Force bumangga sa checkpoint ng COVID-19 response team sa Katarmana. Balita mula Mindanao. Dalawang menor de edad na hulihan ng ilegal na droga sa ikanasang bypass operation sa Zamboanga City. Balita mula Calabarzon. Mga empleyado ng Batangas Provincial Capital na tinamaan ng COVID-19 pumalo na sa mahigit 60. Balita mula DWCM Aksyon Radyo Pangasinan, 22 lungsod at bayan sa Pangasinan, COVID-19 free na. At yan ang ilang malalaking balita sa probinsya. Para sa MBC Network News, Peachy Gonzales nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Trending na mga balita sa MBC Network Viral News. Hindi makapunta sa simbahan para magpakumpisal dahil sa banta ng COVID-19. Aba, ibahin nyo to. Isang pare sa Batanes ang nagsagawa ng mobile kumpisalan sakay ng kanyang tricycle. Ang detalye alamin natin sa trending report ni Peachy Gonzales. Dahil sa banta ng COVID-19, naisipan ng isang pare na magsagawa ng mobile kumpisalan sa Batanes. Hindi hadlang ang virus. Sakay ng kanyang tricycle, si Father Zenki Manabat mismo ang nagbabahay-bahay para puntahan ang kanyang mga parokyano na gustong magkumpisala. Hindi na kailangan pumunta ng simbahan dahil doon na mismo sa tricycle gagawin ang kumpisala. Kahit wala sa simbahan, suot pa rin ni Father ang kanyang avito, naka-face mask at face shield at may baon ring alcohol. Ang mga nangungumpisal ay kailangan ding nakasuot ng face mask para safe. At yan ang MBC Network News. Peachy Gonzales, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Para po sa ating showbiz, Glyza De Castro nag-enjoy sa buhay probinsya dahil sa lockdown. Samantala, Natalie Hart natutong magtipid dahil sa pandemya. At sa iba pang showbiz, Alden Richards nangakong hindi ipapasok sa ulo ang kasikatan. Narito ang showbiz balita hatid sa atin ni Rocky. Hindi ikinalungkot ni Glyza De Castro ang pagkaka-lockdown niya dahil nangyari ito noong nasa probinsya siya. Ayon kay Glyza, nasa rest house sila sa Baler Aurora nang ipatupad ang lockdown kung kaya't na-stranded sila doon sa loob ng 7 buwan kung saan nakalabas lamang daw sila noong November. Kasama niya raw sa pagkaka-lockdown ang ilang miyembro ng kanyang pamilya at ang kanyang Irish boyfriend na si David Rainey. Sa ibang balita, aminado si Natalie Hart na marami siyang natutunan dahil sa nangyayaring pandemic sa bansa. Ayon sa aktres, isa sa kanyang pinaka-importanting natutunan ay ang maging appreciative sa buhay lalo na ang mga bagay na natitake for granted tulad ng health at hygiene. Idinagdag pa nito na isa rin sa kanyang importanting natutunan ay ang pagbabudget lalo na at walang pumapasok na income sa kanya at sa maraming artista. Sa isa pang balita, nangako si Alden Richards na kahit kailan ay hindi niya ipapasok sa kanyang ulo ang anumang tinatamasa niya ngayon sa showbiz. Ayon sa 28-anyos na aktor, ang pananatiling totoo sa sarili kahit ano pang accomplishment ang dumating sa buhay o kahit ano pang pagkilala ang matanggap niya ang dahilan kung bakit patuloy siyang tinatangkilik ng mga tao. Sinabi pa ni Alden na ayaw niyang iwan ang dating Alden Richards noong nagsisimula pa lamang siya. Ang kabuoang detalye ng mga balitang yan mamaya sa Showbiz Spotted. MBC Network News! Nakapagtala ang Department of Health ng 1,768 na bagong kaso ng COVID-19. Dahil dito, pumalo na sa 439,834 ang total COVID-19 cases sa bansa. Samantala sa nasabing datos, 22,646 ang nananatiling active cases habang umabot naman sa 408,634 ang kabuang bilang ng mga naka-recover na. Yan at iba pang mga init na balita tuloy-tuloy dito sa MBC Network News. Trending na mga balita sa MBC Network Viral News. Maraming bahay sa Montalban, Rizal ang nabalot ng putik dahil sa bagyong Ulysses. Pero ang perwisyong putik sa mga residente ginamit ng magkakaibigang artist at vlogger sa paggawa ng painting na ibinenta nila
para makatulong sa mga biktima ng bagyo. Narito ang trending report ni Pichi. Pichi Gonzalez. Ang perwisyong putik na iniwan ng Typhoon Ulysses, ginawang obra ng magkaibigang artist at vlogger para ilunsad ang kanilang mad painting for a cause para sa mga biktima ng bagyo. Likas na adventurer ang magkaibigang Banjo Magnaye at Arnold Gonzalez. Karaniwan nilang ipinipinta ang mga lugar na pinupuntahan nila. Pero sa pagkakataong ito, naisipan nilang bisitahin ang Montalban, Rizal na matinding sinalanta ng bagyo. Doon nila naisip na magpinta pero sa halip na pintura at iba pang pangkulay, ang putik na bumalot sa lugar ang ginamit ng magkaibigan para makabuo ng obra na ibebenta nila. Ang paintings ay sumasalamin sa iniwang pinsala ng bagyo sa mga bahay sa Montalban na nagkakahalaga ng 17,000 pesos bawat isa. Sa ngayon, sold na ang mga painting at ang lahat ng nalikom na pera ay idudonate sa mga biktima. At yan ang MBC Network News. Peachy Gonzalez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Nag-anunsyo na ng service upgrades ang telcos bago pa sumapit ang ultimatum ng Malacanang. Ito'y kasunod ng naging banta ni Pangulong Duterte na ipasasara ang mga kumpanya sa oras na hindi maayos ang kanilang serbisyo. Detalye ng balitang yan tutukan sa report ni Elaine. Elaine Abit. Nag-anunsyo na ng service upgrades ang telecommunications companies bago ang ultimatum ng Malacanang. Sa magkahiwalay na statement na inilabas ng PLDT at Globe Telecom, nakasaad na magkakaroon sila ng expansions sa fixed line at mobile networks. Ayon sa PLDT, tataasan nila hanggang 95% ang kanilang LTE o 4G coverage at asahan na rin ang 40% ng kanilang site ay magiging 5G pagsapit ng 2021. Mayroon na rin 500 5G sites ang Smart na itinuturing na next generation mobile standard. Samantala, may permiso na rin umano ang Globe Telecom na magtayo ng 1,050 na bagong sites na kukumpleto sa 10,874 upgrades para sa LTE service. Target rin ng nasabing telecom company na matapos ang 1,300 na bagong sites ngayong taon. Habang ang Dito Telecommunity ay nagsimula na ng tinatawag na friendly user test para sa kanilang serbisyo. Ang upgrades ng telecom companies ay kasunod na naging babala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang State of the Nation address noong July na ipasasara ang mga telecommunication company kung hindi aayusin ang kanilang serbisyo hanggang Disyembre. Para sa MBC Network News, Elaine Apit, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Ngayong lumabas ng mabisa ang Virgin Coconut Oil bilang antiviral agent kontra COVID-19, pinag-iingat naman ng House Health Committee ang publiko laban sa mga hindi rehistradong produkto nito. Para sa iba pang mga detalye, narito ang report ni Edniel Parosa. Nagbabala ang House Committee on Health sa publikong mag-ingat sa mga hindi rehistradong virgin coconut oil products. Ginawa ni Quezon 4th District Representative Angelina Helen Tan ang warning matapos lumabas sa pag-aaral na mabisa ang VCO bilang antiviral agent kontra COVID-19. Sa panayam ng DZRH ACS Balita, sinabi ni Tan na napakahalagang rehistrado sa FDA ang VCO products bago ito bilhin ng consumer. Marami kasi umanong parehong produkto ang makikita sa merkado bago pa man ang COVID-19 pandemic. So, napakahalaga po na meron po tayo na FDA approval, no? Okay. Ibig sabihin po 'yan ay ang facilities kung saan ginagawa po 'yang VCO at Food and Drug Administration, and after that, kung ang produkto ay na-check na nila, no, na-validate nila, ay makakakuha sila ng Certificate of Registration. Batay sa pag-aaral ng Department of Science and Technology, nakatutulong ang VCO para gubaling ang mga COVID-positive na may mild na sintomas. Maiwasan naman ang pagkakaroon ng severe COVID-19 kapag inihalo ng isang pasyente ang VCO sa mga inihahanda ritong pagkain. Pero dahil alam ni Congresswoman Tan na marami sa mga magniniyog ang walang kakayahan para mag-apply sa FDA, minungkahi niyang hanapin din ng mga mamimili ang sertifikasyon naman ng Department of Science and Technology. So, isang option po yon. Karamihan po ng nakikita natin
sa market, yung mga maliliit, tama po kayo, yung capacity nila, napakaliit para makaprocess lahat ng licensing ng FDA. Mm-mm. So, importante po na sa pag-test no, ng produkto po, kasama na ang DOST po ay nag-assist no, for checking the product. So, okay, yung processing pa lang, chine-check din nila, and then yung produkto nirarun po ninyo ay chine-check din nila. But it has to be certified then and accredited by DOST. At yan ang MBC Network News. Edniel Parosa nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Nagpaalala naman ang National Task Force Against COVID-19 sa publiko na huwag maniwala sa kumakalat na balitang magkakaroon ng nationwide holiday lockdown ngayong buwan. Ang detalye ibabalita ni Christian Manyo. Nagbabala ang National Task Force Against COVID-19 ukol sa mga kumakalat na hindi beripikadong balita mula sa mga kaduda-dudang source sa pamamagitan ng social media at text messages. Ito'y matapos kumalat itong weekend ang impormasyon na may ipatutupad na nationwide lockdown ng pamahalaan simula December 23 hanggang January 3 upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 ngayong Kapaskuhan. Payo sa publiko ni Retired General Restituto Padilla Jr., tagapagsalita ng NTF COVID-19, tiyakin muna na totoo ang isang impormasyon at ito ay galing mismo sa mga otoridad, pamahalaan o katiwatiwalang organisasyon bago ito paniwalaan at ikalat sa iba pa, mapa-textman o social media. Dagdag pa ni General Padilla, ang NTF at IATF ay patuloy na nakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan sa local government units para makontrol ang transmission ng COVID-19 kung saan ang localized lockdown ay ipinatutupad kung kinakailangan. Kahapon, marinding itinanggi ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque ang nasabing impormasyon at tinawag itong fake news. Matatandaan na ilang buwan na ang nakalipas, may mga nagpakalat din ng maling impormasyon o fake news sa social media kung saan magpapatupadumano ng total lockdown, isasara ang lahat ng mall at pamilihan at magkakaroon ng military takeover kontra COVID-19 na mariin namang itinanggi ng pamahalaan. Para sa MBC Network News, Christian Manyo nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Posibleng makaranas ng wet Christmas ang bansa dulot ng La Nina na tatagal po hanggang sa susunod na taon. Narito ang report ni Elaine Api. Asahan pa rin ang malalakas na pag-ulan sa bansa dulot ng La Nina na maaaring tumagal hanggang May 2021. Bunsod nito, posibleng maging maulan ng Pasko sa bansa ngayong taon. Sa panayam ni Angelo Palmone sa programang Magandang Umaga Pilipinas kay Dr. Esperanza Cayana ng DOST Pag-asa, sinabi nito na maaaring pumasok din ang isa hanggang sa dalawang bagyo ngayong December. Dahil dito, mayroong tsansa na maranasan ang wet Christmas ngayong taon. Maulan po in the sense na mas marami nga po tubig yung inaasahan natin. Mm-mm. Dahil La Nina nga po. So, isa pa rin po, mayroon pa tayong posibleng magkaroon ng isa hanggang dalawang bagyo ng December. So, sa ngayon po, wala pa po tayong nakikita. So, sana naman ay huwag tayo magkaroon ng bagyo ng Kapaskuhan. Pero sa historically... May possibility po na meron tayong isa pang bagyo na maaaring dumating. Para sa MBC Network News, Elaine Apit nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga isyung nakakatawag ng pansin at kapatol-patol ng comment. Hashtag Patol sa MBC Network News. Noong Oktubre po, inanunsyo ng DOTR ang 100% cashless transactions sa mga expressway sa pamamagitan ng RFID system. Pero nitong nakaraang mga araw, maraming reklamo at batikos ang natanggap ng ahensya dahil sa mga aberya sa RFID system. Isa na nga sa nagreklamo kaugnay dito ay si Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian na humirit na rin ng toll holiday, partikular sa NLEX,
hanggat hindi po naaayos ang gusot dyan sa RFID system na yan. Ano nga ba ang dapat gawin para umayos ang sistema ng bagong RFID system na nagdudulot ng perwisyong traffic sa area? Ano ba ang magandang solusyon ng NLEX kaugnay sa issue nito? Pero bago natin patulan ang issue na yan, alamin muna natin ang DZRH hashtag Patol Report ni Ms. Arian Rabuya. Kinalampag ni Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian ang North Luzon Expressway o NLEX Corporation dahil sa aberya at matinding traffic na naidudulot ng RFID system sa kanilang lungsod. Ayon sa tweet ni Mayor Gatchalian, dapat umano magkaroon muna ng toll holiday habang inaayos ang RFID toll collection system. Aniya, wala dapat singilan hanggat hindi na ibibigay ng NLEX Corporation ang magandang serbisyo sa mga toll plaza. Ipinakita rin ng Valenzuela City Mayor sa kanyang tweet ang matinding traffic na naidudulot ng RFID system sa Segment 9 at Mindanao Avenue. Batay pa sa kanya, highway ang mga nasabing lugar at hindi garahe. Dahil dito, dumadagsa ang mga motorista sa Mac Highway na nagre-resulta rin ng matinding traffic. Diin pa ni Gatchalian, highway robbery ang ginagawa ng NLEX Corporation dahil prepaid ang bayad dito pero walang kapalit na maayos, safe at mabilis na serbisyo. Nagbabala naman ito na tatanggalan nila ng business permit ang NLEX Corporation kapag hindi naayos ang aberya sa RFID toll collection system na siyang nagdudulot ng matinding traffic sa mga lugar sa Valenzuela City. At yan ang MBC Network News, DZRH, hashtag Patol. Arian Rabuya para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Gusto ko lang i-comment si ano, si Mayor. Mayor, hindi lang ang mga taga Valenzuela ang tinutulungan niyo pag ganyan kayo. Lahat kami. Napakaganda nung pagkakaangulo niya dun sa issue na to, partner, di ba? Highway robbery, partner. Hindi ba? Ang tawag niya dun sa ano, yung di ba pagkadadaan ka ng RFID, yung pupunta ka pa forward, tapos atras. Hindi mababasa, atras ka ulit. Cha-cha. Tapos mamaya ng konti, forward na naman. Oo. Tapos atras ka na naman. Ang tawag niya dyan, cha-cha. Mm-hmm. Actually, meron hong interview kahapon ang DZRH sa kanya. Ito, panoorin natin ha, itong interview niya. Maiksihan lang ho ito, panoorin natin. Marunong ka mag-cha-cha? Oo. Okay. Ganun na nangyayari sa pingdadaan ka sa toll plaza nila. Remember, may barrier, yung boom, may stick yun. So ang gagawin ng sasakyan, papasok, aatras, papasok, hanggang aatras, basahin. Kakanan, kakaliwa, kakaliwa, kakanan. Kompleto yung dance steps mo dapat. So, di ba, bago basahin, ibig sabihin ganyan kapalyado ang kanilang sensors, hindi mabasa. Eh, ang kwento sa akin ng mga kaibigan natin sa SLEX, sa SLEX napakabilis, very smooth. So, parang, eh kung kaya ng SLEX, bakit hindi kaya ng NLEX? Sa SLEX diba? Na, Mayor, hindi mo na kailangan huminto eh. Dire-diretso. Lalo na sa abroad, wala ngang barrier. Sa abroad, dire-diretso. Ibig sabihin, hindi ako against, lilinawin ko ha, yes. Hindi ako against RFID. In fact, I always believe that technology makes things more efficient, makes our lives easier. Pero dito, yung teknolohiya ng NLEX na pinili ay palyado, bulok, at siguro obsolete. So ibig sabihin, hindi niya mabasa yung sensor and it's making our lives that worse. Technology in their case is making our lives worse. MBC Network News. Sa programa yan ni Christian Manyo at ni Nicole Lopez kahapon. Okay. Ito, sample lang to. Kunyari, sabihin sa'yo, Attorney Cam, magpapahatid ka mula Pasay papuntang Makati. Ang sabi ng taxi driver sa'yo, ang charge po, attorney, ay 200 pesos. Eh ang kaso, dun sa dulo ng Pasay, binaba ka niya. Pero hinihingi pa rin niya yung 200. Ano ngayon ang gagawin mo? Magandang tanong yan. Partner, parang yung nangyayari dun sa ano, ha? Kasi bayad na to eh. 200. Oo, di ba? Bayad na to eh.
Pero parang ang nangyayari, tama yung sinabi ni Mayor kanina na dapat, supposedly, dapat nakakatulong sa atin itong teknolohiya na to. Totoo yan, partner. Oh, kasi, Tim, pag nireklamo mo itong taxi driver na sinakyan mo, attorney, sa LTFRB, mapaparusahan eh. Mm-hmm. Eh, ba't ito? At saka hindi lang yun, partner. Kitang-kita, may comparison kasi. Yung teknolohiya naman na ginamit dun sa SLEX na sinasabi ni Mayor, smooth, maayos. Bakit dito sa NLEX? Kasama tayo dyan, partner. Uh-oh. Dito sa may RFID ng NLEX. Cavite. Pupuntahan ko yan. Cavite, yan. Tama ka dyan, nagchachacha tayo dyan, partner, kapag hindi maayos yung sensor. In fact, nabanggit na natin yan sa iba pang DZRH patol natin. Yes. Na yung ano na yan, sensor na yan, minsan, kapag hindi na babasa ng maayos, partner, traffic, lalong mas nagiging traffic dun sa hanay mo, ha? Eh, ilang toll yan, partner, na ilang toll lane ang dadaanan mo? Eh, kung lahat yung pumapal yan ang ganyan. Wala rin, partner, hindi rin mabilis, hindi rin efficient yung pagpapatupad ng RFID tama, system. Tama. Saka ang Pilipino, alam nyo, ang Pilipino matiisin. Diba? Kaya namin tiisin yan. Pero wag naman ganitong kahaba. Sobra na haba eh. Tsaka partner, huwag naman paulit-ulit, di ba? Oo. Kamali ng isang beses, parang araw-araw na, ganun. Parang diba? Tikisan na lang tayo ng tikisan eh, di ba? Walang ano, eh syempre, calling-calling din si ano, calling-calling din yung DOTR, eh tulungan nyo naman kami dito sa mga ganire. Eh kung yung mayor ng ano, mayor ng Valenzuela, eh pagka ganito, kaya niyang magbigay, kaya niyang i-revoke yung mismong permit, yung business permit, eh ba't yung iba hindi? Itong Cavitex, Tol, tingnan mo nga kung ano, saang area covered yung ano, yung Cavitex, sinong mayor talaga ang may responsibilidad dyan? Baka pwede natin i-calling-calling. Kasi pwedeng gawin ni Mayor Rex to eh. Baka pwede rin gawin ng mayor na nakaka-cover dito sa may Cavitex. Di ba? Tandaan niyo po ah, tama ho 'yung sinabi ni Mayor kanina, highway robbery ito dahil ho ang mga taong dumadaan dito ay mga nagtatrabaho, mga nagne-negosyo, mga may nagde-deliver ng goods, 'yung iba diyan relief goods na galing sa ibang probinsya para dadalhin sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong, mga serbisyo ng ospital, mga serbisyo ng mga ekonomiya. Imagine niyo na lang kung gaano karami ang naiipon na kalugian diyan sa sistema na yan na medyo hindi yata napaghandaan. Alam naman natin na maka-experience ka lamang ng napakahabang traffic sa isang araw. Grabe na yung epekto sa ekonomiya. Paano pa kung araw-araw? Oo. Diba? Oo. Saka ano ha, itong problema na to, hindi ito yung problema ng ano ha, na walang RFID. Actually, yung ibang natatraffic dyan, may RFID na. Di ba? May RFID. Ang problema lang, hindi nakahanda yung sistema nila. Kumbaga, parang yung hindi siguro nakahanda sa ganung karaming volume. At kung tutusin, Marso pa natin pinag-uusapan yung lockdown. Mano man lang, pag-isipan ninyo at pag-preparean ninyo itong mga darating na panahon. Ito na, inabot na tayo ng Pasko. O, ayan na. O di nagkahetot-hetot na. Hanggang ngayon, ang ginagawa natin, reklamo tayo ng reklamo. Eh baka parang ano ito, parang traffic sa EDSA, parang tatanggapin na lang natin. Parang mamamanhid ka na, partner. Pero dapat hindi po tayo namamanhid sa mga ganitong issue. Siguro abangan po natin yan, yung deadline mamayang alas. Ang kailangan lang ho ni Mayor, yung konkretong plano kung ano ang gagawin ninyo sa mga reklamo ng mga kababayan natin. Kaya sabi ko kay Mayor kanina, hindi lang mga taga-Valenzuela yung mga matutulungan niya rito, di ba? Ultimo yung mga nasa, kumbaga, north, di ba? Yung far north, mga taga-Maynila na pupunta sa mga Pampanga, Bulacan, di ba? O, di, konting, abangan natin, ilang oras na lang? Apat na lang. Apat na oras na lang bago mag-deadline itong, paano yun? Pagka, attorney, pagka nawala yung business permit, paano yan? Naku, hindi sila makakapag-operate, partner. Kung hindi sila makaka-operate at bawal kasi, silang maningil, so i-open na lang nila yung boom. Oo, yun yung sinasabi ni Mayor na gusto niya sana ay magkaroon ng holiday toll. Pagka sinabing toll holiday, ano ibig sabihin nun? Walang singilan? Walang singilan, partner. Oy, sana mga... Ako, magandang... Di ba, naalala mo, partner, kapag mga bago ang kalsada, meron silang free toll lagi na isang buwan. Ayun, parang magiging ganun siya, partner. So ibig sabihin, pagka na-revoke yung kanilang business permit, as if walang nag-i-exist na business. Wala silang business to operate.
Oo nga, so parang wala. So ibig sabihin, dapat naka-open lang yun. Pero marami pang mga technicalidad at legalidad na maaaring remedyo pag mga ganyan ang usapin, partner. Pero kahit na eh, pagka ganyan ang usapin, babantayan na ng taong bayan niya. Nakakatuwa lang si Mayor dahil meron siyang paninindigan. Oo. At naisip niya. Meron siya. Ako, hindi ko pwede sabihin sa ere. Meron. At naisip. Meron siya. Nagigets ko yung partner. At naisip niya itong ano ha, yung business to operate, to suspend or revoke the business to operate. Oo, nakakatakot siya. Mm-hmm. O ano, ano daw, ano nakaka-cover niya sa Cavitex? Alam niyo na? Wala ba? Hindi ba Paranaque? Paranaque or Bacoor? Las Piñas. Or Las Piñas. Las Piñas yata eh, no? Or Bacoor? Si Mayor Lani. Mayor Lani. Wala ba kayong say dyan? Eh, mga taga-Bacoor yung madalasan na dumadaan din yan. Eh, baka pwede nyo gayahin si... Hindi naman sa ano, no, mananakot, kundi maghingi ka lang ng paliwanag kung ano nangyayari. Dahil marami yung nalilate eh. Ako, umikot ako dito eh. Mm-hmm. Dahil sabi ng uwis eh. Bacoor, parang niya kasi parang hati. Mm. Marami magbibigay ng ultimatum. Okay, so sana pagkatapos natin pag-usapan to, bukas may pag-usapan na tayong maganda. At sana maging maayos na itong sistema na to. Kailangan lang naman ni Mayor Rex konkretong plano kung ano gagawin ninyo sa mga reklamo. Maraming salamat, Pilipinas. Yan po ang ating pinatulan ngayong araw na ito, ang issue pa rin ng chacha dyan sa RFID system sa may NLEX. Impormasyong galing sa eksperto, impormasyong galing sa pag-aaral, alamin ang tamang impormasyon sa Expert's Opinion sa MBC Network News. Sa isang job interview, ang palaging unang tanong ay, tell me about yourself. Aminin mo, kinakabahan ka rin pagka tinanong ka nito, no? Ha? Wala yung kaibigan ko. Tutulog-tulog yung kaibigan ko. Pero ano nga ba ang tamang sagot sa tanong na yan? Alamin po natin sa Expert's Opinion Report na ito. Tamang sagot sa tanong na tell me about yourself sa isang job interview, alamin. Tell me about yourself. Minsan mo na bang na-encounter ang tanong na yan sa isang job interview? Tulad na lang sa viral video ngayon sa video sharing social media na TikTok, kung saan isang lalaki mula sa Amerika ang nag-conduct ng ambush job interview sa kanya mga nakamatch sa isang online free chatroom website na umigli bilang isang prank. At ang tanong ng TikTok video creator na si Hunter Clark sa kanya mga nabiktima ng prank sa umigli ay tell me about yourself. Maraming mga sineryoso ang naturang tanong sa video. Pero marami naman ang nagulat at hindi alam ang isasagot sa nasabing tanong. Matapos ang ambush job interview online, nilinaw naman ng binata na katuwaan lamang ang lahat at walang dapat ikatakot ang mga ito. Pero kidding aside, ano nga ba ang tamang sagot sa tanong na tell me about yourself, lalo na sa isang job interview? Ayon sa writer ng Career Sidekick website na si Byron Clark, ang goal sa pagsagot ng famous nerve-wracking question na tell me about yourself ay ang pagbibigay ng brief at concise na pagkwento tungkol sa iyong career journey. Dagdag pa nito, mainam na ma-highlight ang mga relevant experiences at accomplishments sa buhay-trabaho ng isang tao. Dapat nakapaloob din sa sagot ang magandang starting story kung paano nagsimula ang career at tamang pagpapaliwanag kung ano-ano pa ang mga planong nais makamit sa career path na napili. Last and definitely not the least, keep it professional. Magandang work-related lamang ang dapat na maibahagi sa isang job interview. Ilan lamang yan sa mga paraan para masagot ang mahirap na tanong sa job interview ng trabahong iyong pinapangarap. DZRH, Usapang Lalaki. Isa sa mga paraan para maipakita ang sincerity ng mga lalaki sa girlfriend o yung nililigawang babae ay ang pagharap sa mga magulang. O naman. Pero paano nga ba makukuha ang basbas at mapasagot maging ang mga magulang ng girlfriend at o yung mismong girlfriend o yung nililigawan mo? Yun. Eto, may tips kami sa iyo sa Usapang Lalaki report na ito. Tips kung paano mapa-oo ang magulang ng girlfriend o nililigawan mo, alamin!
usapang dapat alam ng mga lalaki, pero mas dapat alam ng mga babae. DZRH, usapang lalaki. Bihira na sa panahon ngayon na pati ang pamilya ng nililigawan o girlfriend ay gustong i-pursue. Kaya naman, kung isa ka sa mga gusto makuha ang basbas at mapasagot maging ang magulang ng girlfriend o nililigawan mo, ayos! 100 pogi points na kaagad yan dahil yan pa lang ay senyales na ng pagiging sincere. Pero paano nga ba mapapa-oo o makukuha ang loob ng mga magulang ng girlfriend o nililigawan mo? Una, hanggat maaari, iwasang ligawan sila sa text o chat. Mas maganda pa rin kung sasadyain mo sa bahay para mas maipakita na talagang interesado kang makilala sila. Tanungin na agad si girlfriend o ang nililigawan kung ano ang hilig at ayaw ng mga parents niya para kapag kaharap mo na, lalo na ang daddy niya, hindi ka na mahihirapang makuha ang giliti nila. At kapag ready ka nang bumisita sa bahay nila, hindi masamang mag-abala, magdala ng pagkain o simpleng regalo na magugustuhan nila. Pagkakataon mo nang ipakita na nirerespeto at mahal mo talaga ang anak nila. Pero iwasan ng PDA ha, o public display of affection. Yung sakto lang dapat. Hindi siya dapat halikan, yakapin o ano paman sa harap ng parents niya. Hindi mo naman kasi kabisado kung conservative ba ang pamilya nila. Ang paglalambingan ay dapat nilalagay sa tamang oras at lugar. At higit sa lahat, magpakatotoo. Alam kung gusto mo silang ma-impress, lalo na't first impressions last. Pero kung masyado kang magiging overacting, siguradong mahahalata nila at baka ma-misinterpret pa at isiping mayabang ka. Just be yourself. Mga katanungang batas lang ang makakasagot. Mga isyung batas lang ang makakalinaw. Tandaan, kakampi mo ang batas kung may alam ka sa batas. Sa Legal Minds, sa MBC Network News. Sa mga misis, plano nyo bang magbenta ng bahay at lupa ninyo ni Mister? Pero ang tanong, pwede ka bang magbenta kahit walang pahintulot o go signal ni Mister? Alamin po sa Legal Minds. Misis, pwede bang magbenta ng bahay at lupa ng walang pahintulot ni Mister? Ayon sa Article 96 ng Family Code, ang administrasyon at kasiyahan sa community property ng mag-asawa ay nasa kanilang dalawa. Pero kung merong hindi pagkakasunduan, ang desisyon ng mister ang masusunod. Pero meron din namang remedyo ang mga misis. Kung kayo ay magbebenta ng bahay o lupa na inyong pag-aari o nakapangalan sa inyong dalawa, dapat pareho kayo ni mister at ni misis ang sumang-ayon. Tandaan, sa buhay mag-asawa, dapat magkasama sa hirap at ginhawa, pati na sa bentahan. Ikaw ba ay mahilig mag-OOTD? Naku po, meron kaming tips kung paano mapapanatiling mukhang bago o brand new pa rin ang inyong mga damit. Kung ano-ano ito, alamin sa TNT Report ni Ms. Arian Rabuya. Tips kung paano panatilihin mukhang bago ang mga damit, alamin. Sabi nga nila, you are what you wear. Kaya naman, mahalagang mapanatiling maganda at mukhang bago ang ating mga damit. Batay sa mga eksperto, iwasan ang hot water laundry at gumamit lamang ng malamig na tubig kapag naglalaba. Ugaliin din na labhan ang mga damit from the inside. Mas magandang i-air dry ang mga damit para mapanatili ang magandang kwalidad ng tela nito. Ilan damang yan sa mga easy hacks para mapanatiling looking brand new ang ating mga damit. MBC Network Weather News. Nako, malapit na ang Pasko, kaya naman talaga lumalamig na ang simoy ng hangin. Ano kaya ang explanation dito? Ano rin kaya ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw? Alamin ang ating 3-day weather forecast sa weather update ni Ms. Arian Rabuya.
Malamig na talaga ang simoy ng hangin at dahil pa rin po yan sa northeast monsoon o hanging amihan. Pero maliban po sa malamig na klima na dala nito ay may dala rin po itong mga pag-ulan at lalo na po iyang mararanasan sa northern Luzon. Pero mainit na hangin naman po ang mararanasan sa southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil po iyan sa easterlies o hanging mula sa mga karagatan. Para naman po sa lagay ng panahon sa Metro Manila, makakaranas naman ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw, lalo na po sa umaga at pati na rin po sa hapon at gabi. At para sa ating 3-day weather update sa Manila, magiging maulan pa rin ang panahon this Tuesday at temperaturang nasa 25 to 31 degrees Celsius. Pero pagdating ng Wednesday, asahan na ang magandang panahon at temperaturang nasa 24 to 32 degrees Celsius. Hindi naman magtutuloy-tuloy ang good weather dahil this Thursday ay makakaranas ulit tayo ng mga pag-ulan at temperaturang nasa 25 to 31 degrees Celsius. At ngayong araw ay December 7, 2020 kung saan ipinagdiriwang natin ang National Letter Writing Day. Ito ang araw kung saan isa itong slight reminder sa bawat isa na magsulat ng letter para sa kanilang mga mahal sa buhay kahit na medyo nahuhumaling na ang lahat sa mga smartphones at computer. Hashtag National Letter Writing Day. At yan nga po ang weather update sa araw na ito. Arian Rabuya para sa MBC Network News ng Deezer H, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted. Para po sa ating showbiz, Nora Honor isinusulong na maging national artist ng isang kongresista. Samantala, Sharon Cuneta idinepensa ang sarili matapos sisihin ng isang follower sa pagiging malayo ng loob ni Casey Concepcion sa kanya. Ang detalye sa Showbiz Report ni Rocky. Hindi tayo naghahanap ng isang santa. Ito ang pahayag ni AXIS Party List Representative Ninia Taduran matapos na isulong nito sa Kamara ang isang resolusyon upang mapasama na ang pangalan ni Nora Honor bilang isa sa mga national artist. Sa interview kay House Assistant Majority Floor Leader Taduran, dalawang beses na umanong na-deny si Nora na nasabing pagkilala. Hindi umano kailangan maging santa para tumanggap ng nasabing parangal, kundi nais lamang niyang parangalaan ang talento ni Nora na nagbigay ng karangal at inspirasyon sa bansa. Ito umano ang dahilan kung bakit niya isinusulong sa Kamara ang House Resolution 1352 dahil hindi na matatawaran ang limang dekadang karir ng superstar kung saan ilang mga local at international awards na rin ang mga natanggap nito. Sa isa pang balita, hindi pinalampas ni Sharon Cuneta ang tila paninisi ng isa niyang follower sa kanya kung kaya't lumayo ang loob ng kanyang panganay na anak na si Casey Concepcion. Sa kanyang social media account kasi ay nirepost ni Sharon ang litrato ng kanyang yumaong ina na si Elaine Cuneta kasama ang kanyang anak na si Casey at dalawang mga anak kay Senator Frankie Pangilina na sina Frankie at Miel. Nilagyan ito ni Sharon ng caption na, "I miss you, mommy ko, I love you." Sa comment section, isang follower na megastar nagkomento na dapat gumawa ng paraan si Sharon lalo na kay Casey dahil na out of place umano ito lalo na at laki sa lola at hindi naman ito buong kapatid sina Frankie at Miel. Ang kabuang detalye ng mga balitang yan mamaya sa Showbiz Spotted. MBC Network News. Alam nyo sa buhay, lalong-lalo sa mga magulang, ikaw bago ka palang magulang, merong mga bagay na nagagalit ka at kadalasan tinitikis mo yung anak mo dahil gusto mong matuto sila. Mm-hmm. Merong mga bagay na kailangan nilang matutunan kung ang resulta na yun ay hindi pag-uusap, mm-hmm, pero kailangan matandaan mo yun. Sabi nga nila, di ba? Ang sabi ng aking ama, sinabi niya na parang okay lang na sa tingin ng anak ay masama ang magulang, pero kung ang kapalit nito ay ikabubuti ng kanyang anak, okay lang sa isang magulang yun. Tama, tama. At dumarating talaga yun sa panahon na yun na kailangan, especially Casey, hindi na siya bata. Mm-hmm. Diba? Kasi kadalasan, nung means, sabihin natin, high school or grade school, minsan bumibigay ka eh, diba? Dahil naglalambing yung anak mo. Pag naglalambing yung anak mo, okay ka na. Pero merong panahon sa buhay na hindi ka dapat bumigay dahil merong kang gustong ituro.
pagka ang epekto ng gusto mong ituro ay hindi nyo pag-uusap, okay lang yun, basta matandaan lang niya yung itinuturo mo. Mm-hmm. Diba? Amen? Ang landing partner, ha? O sige, Pasko na ho ang pag-usapan natin. Yo! Partner, may tanong ka ba sa akin? Ah, may gift na ba ako? Ay, nako. Mali ba? Mali yata yung tanong mo. Tanongin mo kung ilang araw na lang, Pasko. Ilang araw na lang, attorney ka? Ayun, yung tamang tanong, partner. 18 days na lang, Pasko na. Samantalang pag ikaw, tatanungin mo ko, meron na. Oo, di ba? Kukunin ko na lang sa ilalim ng Christmas tree niyo. Ilang araw na lang po, Pasko na, kaya naman dapat ay nakahanda na rin ang ating mga regalo para sa ating mga mahal sa buhay. Pero kung ikaw po ay nagtitipid at kapos sa budget, meron po kaming mga affordable gift ideas na swak ngayong Pasko. Kaya sa mga malapit nang bumigay ang wallet, aray ko po, pero nais pa rin mapasaya ang loved ones ngayong Pasko, narito po ang report. Panorin po natin. Mga mura at affordable gift ideas ngayong Pasko, alamin. December na, Christmas na, ilang tulog na lang talaga Pasko na. At syempre, dapat handa na rin ang iyong mga panregalo para sa iyong mga mahal sa buhay this Christmas. Pero kung medyo kipit ka at malapit nang bumigay ang iyong wallet, meron kaming cheap and affordable gift ideas para sa iyo. Una, mag-DIY ng recipe book at kumuha lamang ng mga recipe ideas online. Mainam din na panregalo ang coffee shop gift card para sa mga taong medyo addict sa kape. Subukan din na panregalo ang journal o planner at lagyan ito ng notes sa loob para mas maging personal. Ilan lamang yan sa mga gift ideas na perfect para sa mga taong nagtitipid. DIY. Why not, di ba? Oo naman. Ganda yung ano, yung recipe, ano na yun. Ang ganda. Pwede ka naman mag-download. Tapos parang, ang dating niya, scrapbook. No? Tapos lagi mga pictures. Alright, at yan po ang MBC Network News. Mapapakinggan sa DZRH Radio, mapapanood sa DZRH News Television nationwide, worldwide, at netwide sa lahat ng digital platforms ng DZRH News sa Facebook, YouTube, at DZRH News website. Mula po sa pinakamalaking media network sa Asia, ang MBC, ang Manila Broadcasting Company, asahan niyong nakabantay ang buong network sa bansa para sa pinakabagong mga balita. Hanggang bukas, Martes, tandaan po natin, ano po, responsibilidad po nating ikalat ang mga tamang balita sa MBC Network News. Mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC Manila Broadcasting Company, Station DZRH Radio Nationwide, DZRH News Television Nationwide, DZRH News FM. Yes, the best network. Love Radio Network, Easy Rock Network, Action Radio at Radyo Natin Network. Halos 300 media station sa bansa. Libu-libong correspondents ang nakabantay sa mga nangyayari. Kaya saan mang sulok sa bansa nangyari ang balita. Naka-report agad. Naka-post agad. Naka-broadcast agad. MBC Network News. Ang mga naglilingkod sa balita sa buong bansa. Kasama sina Dennis Antenor Jr. at Attorney Cheryl Adami Molina. Ang pinakamalawak na newscast. MBC Network News. Thanks for watching. The video is part of DZRH Play Now. DZRH Play Now is the digital platform of DZRH Digital Properties, DZRH News Television Facebook, DZRH Manila, DZRH News Television YouTube, and www.dzrhnews.com. Watch all DZRH radio and DZRH News Television programs and segments. Magkaroon ng access sa lahat ng DZRH digital exclusives, news, programs, and special reports. Maging maalam sa mga nangyayari. Like and follow all these digital channels. Like and follow all DZRH digital channels and platforms and be updated all the time. This is the DZRH Play Now. Follow us and we will follow you. See?
serbisyong tapat sa iyo. This is